What's up mga Repa, this is Carte Moto Vlog. And for today's vlog po, ito na po yung pinakasimula ng pinakainaabangan at pinakanire-request ng ating mga kadiskarte. Sinabi ko na po sa mga nauna pong vlog kung paano kayo makakapili ng maganda at swak na mini driving light para sa inyo. Pero today, we will discover different brands of mini driving light na may pinamagatang Battle of the Mini Driving Lights. And today, ay may 8 mini driving lights po tayo. Ito pong nasa screen nyo. And then, lalabas din po yung price and specification per item. Kayo na pong bahalang mag-grade pati sa pagpapak. Kasi, paano kung malayo yung pagdadalhan ng mini driving light? So, yun. Yung iba kasi kinakos cut, okay? So, ito na po yung ating mga mini driving lights. Ang focus po talaga ng video ito is more on specification ng item. Plus, ipapakita ko din sa inyo ang mga presyo and unboxing. Madami kasing nagbebenta na nagko-cost cut talaga mga kadiskarte. Hindi lang dun sa materials and tools, pati dun sa pagpapak ng item, no? Ayun, mahirap kasi na nasa sacrifice yung quality ng item, tsaka yung siguradad ng item, di ba? Ilalagay ko po sa description yung part 1, part 2, part 3, and so on ng ating Battle of the Mini Driving Lights. Please subscribe the button and pakishare na lang din ito sa mga repa pits natin dyan, mga repa haul natin na madidiskarte. So, para ma-inform din sila sa pagpili ng mini driving light. Alright? Then, ang essence pala kung bakit bukas na yung mga item. Before kasi, naka-encounter na ako mga repa na pagdating ng item, no, bato. Oh, mga repa, naka-encounter na ako nun. Pero buti na lang na na-dispute natin and nabalik sa akin yung binayad ko. Discarte tips ko sa inyo, maganda na pagdating ng item, unang-una i-disinfect nyo tapos buksan po ninyo para makita nyo kung tama ba yung laman. Alright? Sana may matutunan kayo mga repa at sana mag-enjoy kayo sa videong ito. So tamang chillax lang mga repa habang nagtatransfer tayo ng kaalaman. O, bali nagsagawa ako ng research and plus natin yung experience ko sa mini driving light mga repa. Meron din ako nakausap na napakabait na mini driving light manufacturer. So sila yung isa sa mga original mini driving light manufacturer dito sa Pilipinas and pati na rin po sa abroad. Alright, so napakabait po nila and napakabuti talaga. Yung round po natin na to, itong mga mini driving lights na nakasala sa ating vlog is mga mid class naman na po. So merong low to mid class. So ganun yung low to mid class, tapos mga mid class na yung karamihan ng mini driving lights natin. So disclaimer ko lang mga repa, hindi ako magiging bias dito. Sa dulo ng video, kayo pa rin pong bahalang pumili kung anong nararapat na mini driving light na para sa inyo. Magiging patas at malinis po itong labanan mga repa. Plano ko habang nag-unbox ako, ipapakita ko sa inyo yung specification dito sa screen at yung price per item. Then sa dulo po, meron tayong summary review ng lahat ng items. So ayun, papakita ko sa inyo mga repa para naman mas makapamili kayo ng magandang mini driving light. Mahirap kasi kapag bibili tayo tapos peak or madaling masira, sayang sa pera, hassle pa kasi magbabayad ka din pang labor mo. Battle of the mini driving lights, let's go. So tara, bakbakan na mga repa. Yan, so bago ang lahat, gagamit pala ako ng pocket knife para sa pag-unbox natin. Mini driving light number 1, hindi naka-bubble wrap pero medyo makapal naman yung parang styrotype. So, eto siya. Yan. So, eto na yung item, no? Hindi siya naka-box. At wala din siyang balas. So, yan. Yung lalabas sa screen yung mga repa. Ayan yung specification and price. Bale, ito yung kanyang bracket, mga repa. Medyo malambot siya, no? Kung napapansin po ninyo, ayan, no? Nabibend ko agad siya. Na dapat hindi siya madaling mabend. And then, etong, ayan, no? Yung lens niya, nakabukas na rin. Tapos may gasgas, mga repa. Ayan, nakikita niyo yung whitish. Binili ko tong mini driving light na to kasi nagandahan ako dun sa advertisement niya. Living by the sea, sipping on some rum.
under the shade of a tree. That's what we're about. Just feel the warm breeze. Living young and wild. Alright. Ito namang contestant number 2 natin, mga repa. Ito, color blue naman siya. Pero medyo mas maliit siya. And then, nakalagay siya no, sa pouch na may bubble wrap na. Kaso ang problema, medyo putok na lahat. Yun. Tsaka masyadong compress. Tatanggalin ko yung bracket. Na damage pa, mga repa. Medyo daan, magaan lang naman yung kamay ko kasi sobrang tigas lang talaga niya hatakin. Ayun, to itong bracket. Nako, sobrang lambot din ng bracket niya, mga repa. Binili ko rin tong mini driving light na to, no, kasi base nga dun sa nakita kong ano, advertisement sa Facebook, masyadong malakas daw. Pero mukhang expectation versus reality na din to. So medyo nakakalungkot lang, mga repa. So yung contestant number 1 natin and number 2 natin is malambot yung bracket. Pareha silang malambot pero magkaiba sila ng size ng mini driving light. Tapos sobrang compressed tong ano, tong mini driving light number 2 natin, kaya nagasgasan din tuloy ng hindi sinasadya, no. So pareha silang ano, expectation versus reality. Medyo nakakalungkot lang. So tignan natin yung ano niya sa part 2 and part 3 kung magpapasiklab to. Okay. Number 3 mini driving light natin is ayan. Bali yung kanyang ano, bali yung pagkakapak sa kanya, isang ikot lang din ng ano, ng bubble wrap, pero medyo makapal talaga yung box type niya, no. So medyo okay to. So putok na yung bubble wrap niya pero looks good pa naman yung item, no. Ayun, no. So ito, actually hindi ko alam kung mini driving light pa ba to kasi malaki na eh. Malaking mini driving light to. And ito yung specification niya. Alright, open natin. Yun. So ito na nga. So yun, eto na nga, mga repa. Ayan. Medyo magaan lang yung kanyang balas. Masyadong magaan yung kanyang balas, mga repa. Pero all in all, mukha namang goods. So ayan. Ayan yung specs and price niya, mga repa. And ito yung buong item. Ayan. Punta naman tayo kay number 4. So, itong number 4 naman natin. Nakaisang bubble wrap lang din siya, mga repa. And then, putok na din lahat, no? Pero box. Mukhang goods naman din yung kanyang box. Diba? At least naka-box. So, ito rin yung kanyang specification and price. Ayan. Mukhang okay naman po yung kanyang balas and yung wires niya. Panglimang mini driving light natin. So ito namang panglimang mini driving light natin. Medyo mainit-init pa. Ito yung huli kong in-order, mga repa. Ayan. Medyo putok na din yung kanyang bubble wrap. Yung iba. Pero yung iba, goods pa naman. Then naka-double. Ayan, naka-double siya. Double bubble wrap siya. So yung ibang ano part, putok na, yung iba, hindi pa. So in order ko pala to lahat tong mini driving light natin nung nag-sale. All right?
ano to, February pa, February sale to. Kaya ito, may freebies pang sticker. Alright. Ayan. So, ayan, meron din siyang parang calling card. And meron siyang tatlong cable tie. Free. Ayan, so bale siyang pala, ang repo. So bale, ito po yung kanyang specs at pati na rin po yung kanyang price. So, ang pagkakaiba lang pala na itong mini driving light na to, bukod tangi, no? Ito lang yung mini driving light na may warranty ng Repa. Yung nabili ko sa online na, na may warranty. Kaso ano, 1 month. Pero goods na rin, at least may warranty. So, kay number 6 mga Repa, eto, makikita nyo. Meron siyang part na doble yung kanyang bubble wrap. Tapos meron ding part na single bubble wrap. Pero ayun, gaya naman sa mga naunang mini driving light na nakabox, medyo okay naman din to. Yung itsura, ayan. Yung version 3 din tong M1 LED light na to, pero medyo kamukha lang siya, no? Baka siguro sister company, sister manufacturer lang. So, yung pagkakaiba ng nitong Lumina at saka nung Go Beyond, magkaiba sila ng specs pati yung versioning, kasi para silang version 3 na binili ko. And then pagdating naman kay ano, kay Go Beyond, kay M1 LED light na Go Beyond, ang version 3 naman niya is apat na po yung wires. So meron siyang low, meron siyang high, tapos meron din po siyang dual beam. Okay? Kaso yung version 3 nito ni Lumina Pro is 3 wires lang po siya. So version 3 ni Lumina Pro is low beam white, tapos yung high beam niya is dual. So sabay, yellow and white. So yun. Medyo tumagal tayo, no, kasi medyo kamukha siya. Pinaka isa nga din sa goal ko sa paggawa ng content na to is bumili ng 8 mini driving light na magkakaibang manufacturer. Kung bibili ako ng magkakaparehas na manufacturer, ba't pa tayo nag battle of the mini driving lights, di ba? Iisang manufacturer lang pala. So ayun yung pinaka ano ko, gusto kong ma-share sa inyo mga Repa. So dalawa na lang mga Repa. So ito na, number 7 natin. Ayan. Oops, mukhang same siya. Same box siya. Oh my gosh. Ito na nga yung sinasabi ko mga Repa, no. Yan, magkaparehas na magkaparehas sila at magkamukhang magkamukha. So magkaibang shop tong pinagbilhan ko mga Repa. Yung pinagbilhan ko po kasi nung Lux Z, meron siyang binibenta rin na Mokoto. So tinanong ko kung parehas lang ba yung Mokoto at saka yung Luxy. So sabi niya same na same lang daw. Yung balat lang daw yung pagkakaiba at saka yung tatak. So ngayon ang nangyari, bumili ako ng iba pang mini driving light dun sa ibang seller. So iba na yung pinagkuhanan ko nitong ano, Firefly, yung Repa. Sadly, mukhang iisang manufacturer. Nako. So bale, magiging redundant tayo dito pagdating dito mga Repa. Ito yung iniiwasan ko mga Repa eh. Kaso wala, malalaman na lang natin kasi kapag nabili na natin eh. So ayan. So para lang sa kaalaman nyo mga Repa, yung Luxy tsaka yung Mokoto, pati na rin tong Firefly, yan, yung ganitong mini driving light nila, magkakaparehas po sila ng manufacturer. Ibig sabihin po, isa lang po yung gumawa sa kanila. So magkaparehas sila ng kalalabasan. Ayan, no? Yan. Same na same sila kahit sa balas mga Repa. Medyo nagkaroon tayo ng double entry. Medyo malungkot tayo kasi nagkaroon ng double entry. Pero tignan na lang natin sa mismong Battle of the Mini Driving Lights na yung buga ng ilaw. Tignan natin. Okay, kay number 8 naman po tayo. Ito na po yung last mini driving light na contestant natin, no? Ito na po siya. Ayan. So doble din yung kanyang bubble wrap. So bali dito kay number, kay mini driving light number 8, ito na yung pinakamahal na nabili ko, no? Kasi yung dalawang nauna, yung may magandang advertisement, mahal din po yun, kaya isa lang yung nabili kong
isang piraso lang na ilaw yung nabili ko. So mahal siya, mukhang goods naman. Ang problema nga lang na nakikita ko dito mga repa is sobrang baba ng lifespan ni DSP. Ayan. So 20,000 lang no, compared sa nauna sa kanya, sa mga nauna sa kanya na 30,000. Ayan. So yun yung pagkakaiba nila mga repa. So ayan po yung specs and price niya mga repa. Okay. So malaki rin to mga repa. Ayan. So okay naman yung ano niya, kanyang wires. And wala din po siyang balas. Ayan. Sadly, 7 manufacturer lang yung maglalaban-laban ngayon. So bali meron po tayong 7 different manufacturer lang na makakapag battle of the mini driving lights. Na minus 1 tayo kasi nga same manufacturer yung dalawang mini driving light. Then yung Lumina Pro po at yung M1 Go Beyond, almost the same po sila, kaso magkaiba yung versioning, kaya feeling ko baka magkaibang manufacturer din to mga repa. Almost same sila ng box, pero pagdating kasi kay M1 LED light, naka-display yung kanyang lumens. Dun kay Lumina Pro, hindi naka-display yung kanyang lumens. Tapos kay M1 LED light is 15 watts lang. Tapos kay Lumina Pro is 20 watt. Para silang version 3, no, magkaiba lang sila ng specs talaga. Tingin ko talaga mga repa, ano, magkaibang manufacturer to. Okay? Alright mga repa, so eto na po yung summary ng ating mga mini driving light. So kayo na pong bahalang umusga, and pwede nyo naman itanong ito or i-research. Kayo na pong bahala. Pero yun nga, pinaikli ko na yung pagre-research nyo, and eto na rin po. Honest review naman to mga repa, and hindi to para sa akin kasi meron na rin ako mini driving light mga repa. Para to sa inyo mga repa, para may reference po kayong magamit bago kayo bumili ng mini driving light. Mahirap po kasi bibili tayo ng mini driving light, madaling masira. Tapos o kaya bibili tayo ng mini driving light, yung sabog-sabog yung ilaw, nakakasilaw sa ibang motorista na makakasalubong natin. So hindi maganda, 'di ba mga repa? So ayun, kaya mas maganda kung pipili kayo ng mini driving light, make sure nyo na talagang buo, maganda na buo yung loob nyo, no? Na etong napili kong mini driving light na to is maganda to, 'di ba? All right, and pwedeng pang bakan talaga. Pero yun nga, sabi ko nga sa inyo, kayo yung bahalang pumili mga repa, kasi kayo naman yung gagamit, and depende sa paggagamitan nyo. At saka sana pala mga repa, makapag-subscribe kayo para na rin ma-update kayo sa mga video na i-upload ko. Meron pa tayong mga kasunod ng battle of the mini driving light, then pakicheck sa description kung nandoon na yung battle of the mini driving lights natin. So yun mga repa, kita-kits tayo sa sagupaan ng mini driving lights. And as always, thank you mga repa, and God bless us all. Goodbye.